Nanonood ngayon sa The Vegetarlo Philippines, Arnold TV Vlog. Okay, sa kanyang Benderin Shooter Kalamba. So, for today's video, kinag-extract tayo ng semen from Dugan. Okay, this is second session of Mia. Okay, pang ano niya, no? Pang 11th day. So, yun. Naray natin na, ano, na i-normal kaso wala yung ano, wala yung owner ni Mia para i-comfort siya. So baka ano, umiglas siya, umiglas. So pa-stress siya. So kema tayo sa AMA. Okay, for the meantime, hintayin natin na matapos yung kanyang ano, pagbuga ng ano na semen. Yung pangalawang ano, time na nag-hit si ano, si Mia. So nung una, hindi sila sigurado dun sa time nang nag-bleed siya. So ang napatamaan natin is yung nakita lang nila na nag-bleed yung aso. Pero yung eksaktong 9 days, so hindi natin sigurado. So sa ngayon, dahil sa ano natin, sa back stud, okay, lifetime back stud ang ano, Kendall and Shooter Kalamba. So pag hindi ano, hindi nag-ari o tulad niyan, hindi sigurado yung ano, yung time at least doon yung ano, yung aso. So hindi na gano, hindi na pregnant. Ang ginagawa natin, okay, pagka nag-hit uli siya, so pwedeng ibalik sa atin. So pwedeng ano, pwedeng mag-stay dito yung ano, yung female hanggang sa matapos yung session. Then every session pwedeng pumunta dito yung ano, yung owner para masaksihan yung ano, yung gagawin pang stud sa kanila. So yun. Ang maganda sa Kennel and Shooter, lifetime back stud hanggang sa magkondisyon ito yung aso. Then pwede rin i-transfer yung ano, yung stud service. Halimbawa kay Cardo Gamito, pwede rin siyang gamitin sa second time na mag-hit siya, no? So ang mahalaga sa ano, mahalaga sa stud session, alam natin kung kailan nagkaroon email natin, then bibilang lang tayo ng ano, ng right time. Okay, may days kasi yan na birthday lang ang female. So pagka sigurado tayo dun sa first day ng bleeding niya, so wala tayo magiging problema dun. So mapapatama natin yung mismong fertility day niya, then para maisagawa yung ating ano. And guys, normal na ano, no, pag-i-stud. So inilalapit din natin yung ano, yung ating nakabaliktad din yung ating ano, Siri. So para maramdaman niya yung ano, yung presence ng ano, no, female, no. Parang ordinaryong nakapag ano lang siya, nakapag-lock. So para dire-diretso yung release ng ano, then utog ng kanyang ano, no, penis. Then so yun, para masanay din siya na ano, yung sa presence ng female. So for today's na mga method is nakikita natin puro AA method na, no. So less stress both sa ano, sa shooter and dun sa ano, sa owner, no. So less move, less stress sa both side. So madali siyang i-handle. So yon, patapos na yung ano, yung pagbuga ni ano, no, ni Dugan ng ano, ng semen niya. Then mamaya papakita natin yung pag-insert natin ng ano, ng sperm kay ano, kay Mia. Gawa na natin yung ano, yung pag-extract ng semen niya ng Dugan. So gagamit naman tayo ng ano, no, ng ating syringe. Okay, yung syringe natin is disposable, no. Pag nagamit na, hindi na pwedeng gamitin. Then yung ating catheter. Ay, yun.
ginagamit natin for ano, artificial insemination. So sa ngayon i-detailed natin siya para okay, para hindi lumabas yung ano yung semen, then makuha talaga ni Mia, no? So nakatil siya for 10 minutes to 20 minutes. So medyo nakakangalay pero kailangan natin gawin. So katulad yung ginamit natin sa poodle ni Surgeon Angel and yung ating mga naging customer, no? So palaging ganun na ginagawa. Ginawa natin isa, nilagyan siya natin siya ng harness. Okay, ganun na ginagawa natin sa ating mga sa mga dam para hindi sila masyadong kumilos. So the more na namimigas ang yung female is the more na kinakapitan natin siya. Then lalo siya may stress, no? Pero kung halimbawa nakatali siya, alam niyang hindi siya makakapalag. So, hindi siya makakaiwas na So, nagtatapos ang ating vlog for today. Okay, this is the second session of Mia. Okay? Okay, kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, please like, subscribe, okay, for more update. Then, okay, ipapakita namin sa inyo, ipe-flex namin yung result ng ating mga ginawang process hanggang sa deliver ng puppy. Then hanggang dun sa 2 months na yung mga puppy. So dadalawin natin yung yung preference niya. Okay, para may flex sa inyo yung result ng ating ginawang stud. Okay, kung gaano siya ka-effective. Okay. Hindi hanggang dito na lang po. Okay, ito po ang inyong The Gladiator Look Philippines Arnold TV Vlog sa kanyang kennel and shooter Kalamba. Okay, bye-bye. Mabuhay po kayo. Yun, galit na galit pa din. Isa pang umisa.